Hello mga bata! Magandang araw sa inyo. Ngayon may bago tayong pag-aaralan. Edukasyon sa pagpapakatao, Quarter 1, Week 4. Ako si Teacher Risa. Ang ating paksa sa araw na ito ay tungkol sa pagiging responsable sa pangangalaga sa sarili. Paano nga ba tayo magiging responsable, mga bata? Halina't makinig sa aking ikikwento. Makinig mabuti, mga bata, sa kwentong aking babasahin. Handa na ba kayo? Tingnan ang nasa larawan, mga bata. Ito ay kwento ng magkapatid na sina Aya at Boboy. Tingnan mo ang magkapatid na sina Aya at Boboy. Mahal nila ang kanilang mga sarili. Palagi silang malinis at malusog, kaya sila ay kinagiliwan ng mga nakakatanda. Pagkagising sa umaga, sila ay naliligo at nagpapalit ng malinis at maayos na damit. Kumakain sila ng masusustansyang pagkain, tulad ng gulay at prutas. Umiinom din sila ng 8 basong tubig araw-araw. Naghuhugas sila ng kamay bago at matapos kumain. Natutulog sila ng 8 hanggang 10 oras upang maging masigla at malakas. Hindi sila nagpupuyat upang maaga silang magising. Nag-i-ehersisyo din sila pagka umaga. Ito ang kanilang sekreto kung bakit hindi sila nagkakasakit. Inaalagaan nila ang kanilang mga sarili. Kahit sila ay mga bata pa, sinusunod nila ang utos ng kanilang mga magulang. Naibigan niyo ba, mga bata, ang kwentong aking binasa? Ngayon, talakayin natin ang kwentong inyong napakinggan. Ano-ano ang ginagawa ng magkakapatid na Aya at Boboy para mapangalagaan nila ang kanilang sarili? Magbigay nga kayo ng halimbawa, mga bata, kung ano ang ginawa ng magkapatid sa kwento. Tama, sila ay naliligo at nagpapalit ng malinis na damit. Ano pa, mga bata? Kumakain ng masustansyang pagkain. Magaling! Meron pa ba, mga bata? Umiinom ng 8 hanggang 10 basong tubig araw-araw. Naghuhugas ng kamay bago at matapos kumain. Nag-i-ehersisyo at natutulog ng sapat na oras. Magaling, mga bata! Inyong natandaan ang mga paraan kung paano pinangalagaan ng magkapatid na Aya at Boboy ang kanilang sarili. Kayo ba, mga bata, ginagawa niyo rin ito sa bahay? Kung ito'y inyong ginagawa, kayo ay isang responsableng bata. Ngayon, tingnan niyo ang mga sumusunod na larawan na aking ipapakita. Tingnan ang larawan, mga bata. Anong nakikita nyo sa unang larawang aking ipinakita? Tama! Isang batang babae na kumakain. Ngunit ang kinakain niya ay hot dog, french fries, burger, at soft drinks. Kumakain rin siya ng ice cream. Sa palagay nyo, mga bata, ang kanyang kinakain ay masustansyang pagkain? Magaling! Ito ay hindi gaanong masustansyang pagkain. Maaaring ang pagkain natin ito ay magdulot ng hindi maganda sa ating pangangatawan. Sapagkat ang ganitong klaseng pagkain ay hindi gaanong masustansya na maaaring maging dahilan ng sobrang pagtaba ng isang batang katulad ninyo. Maaring kumain ito, mga bata, ngunit kailangan ninyong limitahan ang inyong pagkain. Hindi pwedeng araw-araw at hindi rin pwedeng sobra-sobra. Ngayon, tingnan nyo ang ikalawang larawan.
Ano ang nakikita niyo mga bata sa ikalawang larawan? Isang batang lalaki na naglalaro ng computer. Magaling! Tama ang iyong nakita sa larawan mga bata. Isang batang lalaki na naglalaro ng computer. Ngunit ang batang ito mga bata ay halos maghapon na kumaglaro ng computer. Mula sa umaga hanggang sa hapon, minsan naaabutan pa ito ng hating gabi. Sa palagay niyo ba mga bata, tama ang kanyang ginagawa? Nagpapakita ba ito ng pangangalaga sa sarili? Magaling ang inyong sagot. Hindi tama ang ginagawa ng batang lalaki. Ang paglalaro maghapon sa harap ng computer ay makakasira sa ating pangangatawan o sa ating kalusugan. Maari tayo nitong magkasakit at maari ring masira ang ating mga mata. Ngayon mga bata, tingnan ang kasunod na larawan. Isang batang babae, naglalaro siya habang pumupuhos ang malakas na ulan. Tama ba mga bata ang kanyang ginagawa? Mali! Kapag masyadong malakas ang buhos ng ulan, iwasan ninyo ang paglalaro sa labas. Dahil magdudulot ito ng inyong pagkakasakit. Ang sobrang lamig at sobrang basa sa ulan ay maaaring magdulot ng panghihina ng inyong katawan at pwede kayong magkasakit. Tingnan ang ika-apat na larawan mga bata. Ang dalawang bata ay umiinom ng tubig. Tama ba ang kanilang ginagawa? Tama! Ang pag-inom ng tubig ay isa sa mga bagay na dapat natin at ugaliin gawin ng bata. Minsan kasi, ang ilang mga bata ay bibihira o kakaunti lang kung uminom ng tubig. Dapat sa inyo mga bata ay nakakainom kayo ng tubig ng 8 hanggang 10 baso sa isang araw. Nakakatulong ito upang maging maayos ang daloy ng ating dugo sa katawan. Nakakatulong rin ito para mailabas ng maayos ang dumi sa katawan sa pamagitan ng pag-ihi natin. Ngayon, tingnan ang panglimang larawan. Dalawang bata kumakain sila. Ano ang nasa pagkainan nila, mga bata? Tama! Meron silang gatas, may prutas, may itlog, may kanin, may pancake. Ang mga kanilang kinakain ay masusustansyang pagkain. Ganito dapat mga bata ang inyong kakainin. Ugaliin ninyong kumain ng sapat, tama at masusustansyang pagkain katulad ng prutas, gulay, isda. Kailangan din natin kumain syempre ng karne. Pero hindi pwede mga bata na sobra-sobra ang pagkain nito. Tandaan mga bata, mahalaga sa isang batang tulad mo na matutunan ang wastong pangangalaga sa sarili. Katulad ng mga sumusunod, pagpili at pagkain ng masustansya, pagbihis ng malinis na damit, pagtulog sa sapat na oras at paglalaro sa tamang oras at lugar. Narito ang inyong unang gawain. Lagyan ng puso kung nagpapakita ng wastong pangangalaga sa sarili at tatsulok naman kung hindi ang mga nakikita nyo sa larawan. Pag-isipan mabuti mga bata ang inyong isasagot. Ngayon, ipakita nyo nga mga bata ang inyong sagot. Sa unang larawan, ang nakikita nyo ay isang batang lalaki na nagsisipilyo. Pagpapakita ba ito ng pangangalaga sa sarili? Tama! Kaya ang sagot nyo ay puso.
Sa ikalawang larawan, dalawang bata na naglalaro sa putikan. Nagpapakita ba ito ng wastong pangangalaga sa sarili? Tama ang inyong sagot, Tatsulok. Hindi ito nagpapakita ng pangangalaga sa sarili. Sa ikatlong larawan, ang mga bata ay naglalaro at nag-ehersisyo. Nagpapakita ba ito ng wastong pangangalaga sa sarili? Ipakita niyo nga ang inyong sagot. Mahusay mga bata. Sa ikapat na larawan, ang isang batang lalaki ay kumakain ng pizza, hamburger, hotdog, french fries at soft drinks. Ano ang inyong sagot dito mga bata? Ipakita niyo nga. Magaling mga bata. At sa ikalimang larawan, isang batang babae ay natutulog ng sapat sa oras. Mahusay mga bata, inyong naintindihan at naunawaan ang ating aralin. Tingnan ang susunod na gawain. Ikalawang gawain, iguhit ang masayang mukha kung nagpapakita ng wastong pag-uugali sa pangangalaga sa sarili at malungkot na mukha kung hindi. Pag-isipan mabuti mga bata ang inyong isasagot. Ngayon, sagutin nyo nga mga bata. Sa unang bilang, natutulog ako kahit marumi ang paa. Nagpapakita ba ito ng wastong pag-uugali sa pangangalaga sa sarili? Tama ang inyong sinagot. Malungkot ang mukha. Hindi ito nagpapakita ng wastong pag-uugali sa pangangalaga sa sarili. Ikalawang bilang, nagsusuot ako ng malinis na damit araw-araw. Ipakita nyo ngayon yung sagot. Mahusay mga bata. Ikatlong bilang, nagugupit ako ng kuko sa aking kamay at paa kapag mahaba na ito. Ano yung sagot dito mga bata? Magaling, masayang mukha. Ikaapat na bilang, maghapon akong nanunood ng TV. Ano ang inyong sagot mga bata? Malungkot na mukha. Hindi wastong pag-ugali ang maghapon ka na nanunood ng TV sapagkat maaaring masira ang inyong mata. Ikalimang bilang, naliligo ako araw-araw. Pakita niyo yung sagot? Magaling mga bata. Inyong nasagot ng wasto o tama ang ating gawain. Hanggang sa muli nating aralin mga bata, paalam!